Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umawi ang daigdigan, lahat ng naroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, taasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong maitaguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan, sa pagsamba sa iyo ng may panatag sa kalooban, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil sa laki ng habag niya sa atin, tayo'y isinilang sa isang panibagong buhay sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Ang bagong buhay na iyan ang nagbigay sa atin ng malaking pag-asa. Nakakamta natin ang ating kayamanang walang kapintasan. Di masisira at di kukupas ang kayamanang iyay nakalaan sa inyo doon sa langit. Sapagkat kayo'y sumampalataya, iingatan kayo ng kapangyarihan ng Diyos samantalang hinihintay ninyo ang kaligtasang nakalaang ihayag sa katapusan ng mga panahon. Ito'y dapat ninyong ikagalak, bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayun din naman, ang inyong pananampalataya na higit kaysa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan
sa araw na mahayag si Hesukristo. Hindi ninyo siya nakita kailanman, ngunit siya'y inibig na ninyo. Hindi pa rin ninyo siya nakikita magpahanggang ngayon, ngunit nananalig na kayo sa Kanya. Dahil dito'y nag-uumapaw na sa inyong puso ang kagalakang di kayang ilarawan sa salita. Sapagkat inaani na ninyo ang bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong kaligtasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pangako ng Poon natin, lagi nating gunitain. Pangako ng Poon natin, lagi nating gunitain. Buong puso siyang pasasalamatan, aking pupurihin sa gitna ng bayan, kasama ng mga lingkod na hinirang, napakadakila ang gawa ng Diyos, pinananabikan ng lahat ng lingkod. Pangako ng Poon natin, lagi nating gunitain. Sa may pagkatakot, pagkaisagana, pangako ng Poon ay hindi nasisira. Ipinadama niya sa mga hinirang ang kapangyarihan niyang tinataglay nang ibigay niya lupa ng dayuhan. Pangako ng Poon natin, lagi nating gunitain. Kaligtas ay dulot sa mga hinirang, may ipinangakong walang hanggang tipan. Banal at dakila ang kanyang pangalan at pupurihin pa magpakailanman. Pangako ng Poon natin, lagi nating gunitain. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang paalis na si Jesus ay may isang lalaking patakbong lumapit, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos. Alam mo ang mga utos, huwag kang papatay, huwag kang mangangalunya, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling sa iyong pagsaksi, huwag kang magdadaya, igalang mo ang iyong ama't ina." Guro, sabi ng lalaki, ang lahat po ng iya'y tinutupad ko na mula pa sa aking pagkabata. Magiliw siyang tinitigan ni Jesus at sinabi sa kanya, "Isang bagay pa ang kulang sa iyo. Humayo ka, ipagbili mo ang iyong ari-arian at ipamigay sa mga dukha ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik at sumunod sa akin." Namanglaw ang lalaki nang marinig ito. Malungkot na umalis, sapagkat siya'y napakayaman.
Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa kanyang mga alagad, napakahirap mapabilang ang mayayaman sa mga pinaghaharian ng Diyos. Nagtaka ang mga alagad sa pananalitang ito. Muling sinabi ni Jesus, mga anak, talagang napakahirap mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos. Madali pang makaraan ang kamelyo sa butas ng karayong kaysa pasakop sa paghahari ng Diyos ang isang mayaman. Lalong nagtaka ang mga alagad, kaya't sila'y nagtanungan kung gayoy sino ang maliligtas. Tinitigan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, hindi ito magagawa ng tao, ngunit hindi ito mahirap sa Diyos. Magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Pakingitian naman po yung mga katabi, pakisabi sa kanila, magandang umaga. Ang tanong po ng isang lalaki sa Ebanghelyo, sa ating Panginoong Jesus Nazareno, Panginoon, Guro, ano po ang dapat kong gawin para makamit ang buhay na walang hanggan? Ano po yung dapat kong gawin para makamit yung buhay na walang hanggan? At malinaw na sinabi ni Jesus, sundin niyo ang mga utos ko. Huwag kayong magnanakaw, huwag kayong magsisinungaling. Alam po natin yung mga hindi dapat gawin. At tinuturo din sa atin ngayon ng ating Panginoong Jesus kung ano pa ang dapat nating gawin. Sinasabi niya ang mga masasamang hindi dapat natin sundan at sinasabi rin ang kabutihang patuloy dapat nating ginagawa. At ano po iyon? Sabi ng Panginoon sa mayaman, ipagbili mo yung ari-arian mo at ibahagi mo sa iba. Ano pong sinasabi ng ating Panginoon? Unang sinasabi po ng Panginoon, hindi naman masamang maging mayaman. Hindi po masamang maging mayaman. Ang masama kapag yung yaman ay yung naghahari sa iyong kalooban. Kapag yun na yung nagpapatakbo ng iyong buhay. Kapag doon na lang nakatuon yung iyong pag-iral sa mundong ito. Tunay na nagiging mukhang yaman ka o kaya naman nagiging mukhang pera. Di ba po nakakainis yung mga taong mukhang pera? Palagi na lang iniisip kung paano makakakuha, makakapagparami ng kanilang ari-arian kahit na makasakit ng ibang mga tao. Yun po ang inaayawan ng Panginoon kapag yung yaman sa mundong ito ang naghahari na ng sa buhay natin. At huwag nawa nating hayaan iyon. Kaya yung lalaking mayaman sa Ebanghelyo, hirap na hirap siyang ibigay yung nais ng Panginoon para sa kanyang buhay dahil naghahari na yung yaman sa kanyang buhay. Ano pong imbitasyon ng ating Panginoon na yung yaman na natatanggap natin sa mundong ito, magamit natin upang makapag-ipon ng yaman sa kalangitan. Matandaan po natin at maalala na yung mga yaman na ating natatanggap ay biyaya pa rin mula sa Diyos. At kapag biyaya mula sa Diyos, nawa palagi nating maalala na hindi lamang ito para sa atin. Ang biyaya para patuloy na lumago, dapat itong ibinabahagi sa iba. Ang biyaya po dapat para lumago ay dapat ibinabahagi sa iba. Hindi po lamang dapat itinatago iyan. Dapat ibinabahagi sa iba. Tanong ko lang po, hindi ho ba kapag kahit gaano kasarap ang mga pagkain, kapag patuloy nating itatago lamang, kapag tumagal-tagal, ano pong mangyayari sa pagkain? Mapapanis po, di ba? Masisira. Ganon din po ang yaman na patuloy nating itatago sa ating mga buhay. Kung hindi natin ilalabas at ibabahagi sa iba, masisira at mapapanis lamang yung mga yaman sa ating mga buhay. At hindi natin magagamit para makapag-ipon ng mas mahalagang yaman sa ating buhay, yaman sa kalangitan. Pakitingnan nga po yung mga katabi, baka napapanis na. Di pa naman. Meron pa pong isang sinasabi yung Panginoon para tayo ay magkamit
ng buhay na walang hanggan. Isa pang paraan bukod sa pagbabahagi ng kung anong mayroon tayo. Sa unang pagbasa po, inahintulad ng ating Panginoon ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng isang ginto na para malaman natin kung tunay na dalisay ay dumadaan sa apoy. Sinasabi sa atin na yung ating pananampalataya, yung ating buhay paglilingkod, yung ating buhay kasama ng Panginoon, kung minsan talaga dadaan sa apoy, dadaan sa pagsubok para mapatunayan kung tunay nga tayong tapat sa ating pananampalataya, sa ating Panginoon. Kaya sasabihin ko po sa inyo mga minamahal kong mga kapatid, kapag tayo ay nagpapakabuti, kapag tayo ay sumusunod sa Diyos, palagi po at asahan po natin na may mga pagsubok na darating sa ating mga buhay. At yung mga pagsubok na po iyon ay parte ng ating paglalakbay sa pagiging tapat sa Panginoon. Huwag po nating isipin na porket sumusunod tayo sa Diyos tapos merong dumadating na pagsubok, hindi ibig po sabihin noon, ayaw na ng Diyos yung ating mga ginagawa. Ayaw ng Diyos yung ating paglalakad sa kabutihan na ito. Ayaw ng Diyos yung ating paglilingkod. Kung minsan po kasi ganoon yung iniisip natin, naglilingkod ako sa Diyos, tapos biglang sinusubok ako, baka ayaw ng Diyos yung aking ginagawa. Hindi po ayaw ng Diyos. Ang may ayaw po, yung masamang espiritu, yung nagpapadala ng mga pagsubok sa atin para tayo ay hindi makatuloy sa ating pagiging tapat sa Diyos. Kaya ang imbitasyon po, maging masigasig, patuloy na magsumikap, patuloy na maging tapat, patunayan natin sa lahat ng humihila sa atin pababa na nais natin na maging mabuti, nais natin na masundan ang Diyos, nais natin na maging tapat sa Diyos sa kahit ano pang dumating na mga pagsubok. Mga minamahal ko mga kapatid, dalawang mahalagang paalala po sa araw na ito upang makamit natin ang buhay na walang hanggan. Nawa, una sa lahat, huwag nating hayaan na ang yaman sa mundong ito ang maghari sa ating mga puso. Nawa ang Diyos ang maghari sa ating mga puso. Dahil kapag siya ang naghahari sa ating mga puso, mas malalaman natin kung paano gagamitin ang yaman ng ating mga buhay. At ikalawa, sa ating buhay paglilingkod, buhay kabutihan, buhay pagiging tapat sa Diyos, palagi pong may darating na mga pagsubok. Kumapit po tayo ng buong pananampalataya sa Diyos upang manatili tayo sa Kanyang pag-ibig, upang tayo ay manatiling tapat sa Kanya hanggang sa dulo ng ating buhay. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo ngayon sa ating Diyos Ama para sa katatagan na mapaglabanan natin ang mga tukso ng kayamanan at kasiguruhan sa bawat panalangin ng ating sasabihin. Ama, mapasaamin nawa ang kaharian mo. Ama, mapasaamin nawa ang kaharian mo. Ang simbahan naway patuloy na magbigay ng kalinga at suporta sa mga napapabayaan at mga naghihirap ng ating lipunan. Manalangin tayo. Ama, mapasaamin nawa ang kaharian mo. Ang mga tinatawag na tagasunod ni Kristo, naway kanilang mapagtanto na mas mahalaga sa buhay ang pagkalinga sa iba at pangangalaga sa mga kapuspalad kaysa sa sarili. Manalangin tayo. Ama, mapasaamin nawa ang kaharian mo. Ang lahat ng tao naway matagpuan ang karunungan na unahin ang paghahanap sa kaharian ng Diyos at ialay ang kanilang buhay sa paglilingkod sa Panginoon. Manalangin tayo. Ama, mapasaamin nawa ang kaharian mo. Ang mga may sakit naway mabigyang kasiyahan at kalakasan, at ang mga yumao nating kamag-anak at kaibigan naway makasalo sa kasiyahan ng tagumpay ni Kristo sa kaharian ng langit.
Manalangin tayo. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Sa katahimikan na ating itaas sa Diyos ang ating personal na panalangin. Manalangin tayo. Ama, mapasa amin nawa ang kaharian mo. Makalangit na Ama, bigyan mo kami ng kalakasan ng loob na mamuhay sa karukhaan sa Espiritu at sumunod sa halimbawa ni Hesukristo na naging dukha upang kami ay umunlad. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang mga dapat ialay upang aming sambahin ang iyong ngalan. Kaawaan mo kami at pagbigyan upang ang iyong kaloob para kami makapaghain ay mapakinabangan bilang pagpapala mo sa amin. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ay ang nakikinabang ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito. Sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ang mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o ng lay minister, sumunod po tayo. Ang mabuhay sa pag-ibig ay pagbibigay na di nagtatansya ng halaga at hindi naghihintay ng kapalit. Pagbibigay walang pasubali, na ibigay ko ng lahat, magaan akong tumatakbo, salatman ako sa lahat, salatman ako sa lahat. Ang tanging kong yaman ay mabuhay sa pag ang mabuhay sa pag-ibig ay paglalaya na handog ay payapa at may galak sa maalap na utyok ng pag-ibig. Hinahanap kita sa aking kapwa at siyang tanging tumatanglaw. Bituin sa aking patnubay, diwa sa paglalakbay, sandigan, lakas at tibay. Laging awin ang sagisag na mabuhay sa mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa Parish Finance Office. Ang malilikong po na pundo ay gagamitin sa pagpapaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Pinaaalalahanan ang lahat ng bumili ng Nazareno medallion na iwasan itong hagkan o dilaan sapagkat maaari itong magdulot ng sakit.
Mag-iba yung ingat at ilayo ito sa mga bata upang makaiwas sa maling paggamit nito. Maraming salamat po. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay iyong kaawaan upang ang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming pakikilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Iniluluhog naming ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, ang patuloy pong pinapaalala sa atin ng Panginoon ay may pangarap ang Panginoon sa bawat isa sa atin. At ano yung pangarap ng Panginoon? Makasama tayo magpasawalang hanggan upang makamit nating iyong pangarap ng Diyos na iyon. Nawa palagi nating tandaan yung dalawang paanyaya sa araw na ito. Una, patuloy na maging tapat sa kabila ng mga pagsubok na dumarating sa ating mga buhay. At ikalawa, gamitin ang mga biyayang ibinibigay ng Diyos upang tayo ay makapag-ipon ng yaman sa kalangitan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamot sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.